Papag-warm up muna. Pinapainit nga ba? Sandali, pag-usapan natin to. Maraming rider ang naguguluhan tungkol dito. Wait, kailangan pa ba yan? Wait, sayang ang gas. Wait, sayang oras. Pero kung tutuusin, hindi naman total ang kailangan painitin ang mismong makina ng motor bago gamitin. E ano ba ang dapat? What's up mga paps? Bali, bago ako mag-start sa vlog na to, gusto ko lang sabihin na mag-iingat tayong lahat dahil sa mga nararanasan natin ngayon dahil sa COVID-19. Stay safe, stay at home, and pray tayo lagi mga paps para sabay-sabay tayo makabangon ulit. Then sa mga wala namang masyadong mahalagang pupuntahan ngayon, mag-permi na lang muna tayo sa mga kanya-kanyang bahay natin para makatulong na rin tayo mga paps. Kumbaga, para mas mapadali. Then eto, pakita ko muna yung ride namin papuntang Cebu dahil galing din kami ng Dumaguete last 3 months para malibang na rin kayo mga paps kasi ipapatong ko lang tong boses ko. Bali, for today's vlog mga paps, pag-uusapan natin ngayon ang pagpapainit sa makina. Eh nga, gaya nung narinig nyo sa intro kanina. In terms of pagpapainit kasi, dyan may magko-comment na sayang sa gas, sayang oras dyan, yung kailangan pa ba yan, etc. Actually, hindi naman talaga ako nagpapainit. Ang pinaka-term kasi dyan, or yung mismong ginagawa ko, is nagwa-warm up ako bago gamitin ang motor. So ano ba tong warm up na sinasabi ko mga paps? Nakakatulong ba to? Nakakabuti ba to sa mga motor natin? Bali, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin kung ano ba ang magandang mangyayari pag nag-warm up tayo. Then syempre, share ko din sa inyo yung ano, kung ano ba ang mangyayari once na hindi tayo mag-warm up ng motor natin bago gamitin. Since na ano kasi, ito yung mga madadalas na napapansin ko or yung mga madadalas na pinagtatalunan sa groups. Bakit ka nagpapainit? Sayang ang gas? Yun, etc. Kaya ito, gawa natin siya ng vlog mga paps. Unang-una niyan, hindi naman talaga dapat painitin ng gusto yung makina bago gamitin. Kasi ito yung ano eh, dito nagiinit yung dugo ng iba eh. Hindi siya totaling pinapainit mga paps. Ang pinakamahalaga lang na gagawin dito is mag-circulate yung langis sa loob ng engine. Yun lang ang kailangan, hindi kailangan painitin ng gusto. Ayan. Ngayon, yung warm-up na sinasabi ko bago natin gamitin ang motor mga paps, hayaan lang natin siya naka-idle ng 5 to 7 minutes after natin siya i-start. Ayan. Then, para ma-circulate yung oil sa loob, kumbaga bago natin siya ibira or i-rev, yun mga paps. Ngayon, anong connect ba nitong sinasabi ko? Once na kumalat ang langis kasi sa loob ng makina mga paps, papuntang black, maganda magiging galaw ng piston. Mangyayari, mas smooth kumbaga yung magiging takbo niya at hindi siya magaspang. Yun kasi yung mga madalas na problema natin eh. Kumbaga sa unang bukas, bakit hindi ganun yung hindi smooth yung takbo niya after uminit ng engine or mag-warm up tsaka lang nagiging okay. Yun mga paps. Especially pag sa mga scooter. Kasi yung mga scooter, may belt yan mga yan. Mas maganda nagiging takbo nila pag medyo mainit na din ang belt. Since nakasabay din to habang nag-warm up ng engine sa scooter. Yun din kasi minsan nagiging cause mga paps ng dragging eh. Yun din yung nagiging cause ng dragging pagka malamig pa yung belt. Syempre yung pinakagoma niya. Hindi pa ganun ka smooth. Iba kasi ang mismong belt kasi mga paps, once na mainit na rin yan eh. Doon nagiging smooth yung takbo ng scooter. Kumbaga, parang tao lang din naman yan. Bago tayo makakilos na maayos pagkagising natin, syempre, kailangan mo natin mag-unat. Which is warm up na din yan pagka usapang motorcycle tayo. Ngayon eto mga paps, eto yung pinaka-importante talaga dyan sa vlog kong to. Ano-ano ba yung mga pwedeng mangyari once na hindi tayo mag-warm up ng motor? Ayan, ito totoo natin mga paps. Unang-una niyan, habang nag-warm up kayo ng motor, wag na wag nyong i-rev or ibibira mga paps. Dahil pag ni-rev nyo yan, gagalaw ng mabilis ang piston. Sa madaling salita mga paps, baka pamilyar kayo sa paglabas ng ano, ng white smoke sa pipe natin. Yung tipong mapapansin nyo na kada unang start ng motor natin, may lumalabas na white smoke sa pipe. Mapapansin nyo yun eh.
Then yun nga, ngayon dito natin umpisan or ipapaliwanag yung mga pwedeng mangyari. Yan, mahalaga to mga paps. Kaya ako sinabing idle lang muna habang nagwa-warm up tayo. Pag nilagyan nyo kasi yan agad ng rev, ang mangyayari, magagasgasan agad ang block nyo. Ngayon, paano nangyayari yun? Pakikita ko sa inyo tong picture na to mga paps. Check nyo mabuti. Makikita nyo sa picture yung picture, nabulin. Then yun, yung makikita nyo sa picture mga paps, yung pinaka-piston at block nya, ayan, makikita nyo. Ngayon, once na nag-start kayo ng motor at nirev nyo agad, or ginamitan nyo agad siya ng bira na wala pang nagsisirculate na oil sa block, mag-move ng mabilis ang piston yan mga paps. Although na gumagalaw talaga yan pag naka-idle, which is okay lang pag nasa warm-up tayo kasi mabagal lang yung movement nun eh. Kaso pag fast moving na kasi, or mabilis na yung paggalaw ng piston sa block, doon magkakaroon ng mga gasgas sa gilid or dyan sa loob ng mismong block. Tuturo natin dyan mga paps, check nyo. Kaya kailangan bago natin siya gamitin, makapag-circulate muna ng maayos yung oil sa mismong engine, papuntang block, tsaka doon sa piston, para makagalaw na maayos yung, kung yun nga, yung piston natin sa block, once na gagamitan natin siya ng rev or lalagyan na ng bira. In short, para smooth syempre. Bali dun sa mga gasgas na yon sa sinasabi natin kanina, dun lumulusot yung oil natin. Ngayon, pag lumusot yung oil natin, papunta naman to sa combustion chamber. Yan, makikita nyo mga paps, turo ko din. Ngayon, ano ba tong combustion chamber na to? Dyan sa combustion chamber, dyan lumulusot yung, or dyan kasi mga paps na pupunta yung gasolina natin na sinusunog ng spark plug. Ayan, ulitin ko ha. Dyan sa combustion chamber, nabubulol kasi ako. Dyan kasi mga paps na pupunta yung gasolina natin. Ayan, na sinusunog naman ng spark plug. Bali ang mangyayari, kasama ang oil sa pagsunog ng gasolina, papunta dun sa pipe natin. Ngayon, yung white smoke na lumalabas sa pipe nyo mga paps, na sinasabi ko kanina, yun yung mismong engine oil nyo na sinusunog na ng spark plug. Dahil yun sa mga naging gasgas sa block nyo. Yun nga, dahil nga sa pag-start nyo or pag-rev nyo agad, yung paggamit nyo nang hindi kayo nag-warm up, dun lumulusot mga paps, dun sa nangyaring gasgas sa block. Napaka-importante nito. Kasi pag patuloy na nasusunog ang engine nyo, syempre, nababawasan na ang oil nyo. Which is, makakasama sa motor natin yun pagkakulang yung engine oil. Although na maraming cost ang white smoke, pwedeng bulb seal, ayun, pwede yun eh, bulb seal. Pero kung alam natin sa sarili natin na hindi ka madalas mag-warm up, yun lang yung pwedeng maging cost. Kaya napakahalaga na mag-warm up muna tayo ng motor mga paps bago natin to gamitin. Kumbaga, then dito, regarding naman sa, dun sa mga minsan, sa mga minsang sinasabi ng iba, tungkol sa oras, sa gasolina, din sayang yung ganyan, etc. Gawin na lang natin siguro, mag-adjust tayo ng 5 minutes para sa oras natin bago tayo lumakad. Kumbaga, para hindi natin masabi na sayang sa oras. Then regarding sa gas na sayang daw, sa 5 minutes na pag-warm up mga paps sa motor natin, napakaliit na amount lang yan. Napakalaga na ito kasi isa to sa way para makatipid tayo sa maintenance ng motor natin. Kasi isipin nyo mga paps, malaking gastos yan once na block set naman ang papalitan or masisira. Then yun nga, remind ko lang din yung hindi ko kayo pinipilit gawin to. Binibigyan ko lang ng tips or idea yung mga rider na interesadong malaman. Then yun lang mga paps, hope na nakatulong. Mag-iingat na lang tayong lahat din. Shoutout kay Dr. Carby Timbresa kasi sa kanya ko natututunan to. Siya yung nagtuturo sa akin kahit papano. Yung parang lang naman, tips lang naman. Kumbaga para mas maalagaan natin ang motor natin. Then yun lang, sa mga napadaan sa channel ko, wag niyong kalilimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Then ride safe all, then ingat tayong lahat mga paps. Then thanks. Thanks. Iba talaga mga beach pagkasal sa Cebu.
Ganda! Tayo guys sa taas. Okay naman sa sumilo niya natin, kaso medyo mga bato yung ano niya. Pero maganda man yung tubig. Tika tayo sa taas. Ito meron sila mga head guys. Yan na pag-swimming kasi nga noon sa paa natuto ng mga bato. Pero tingnan mo guys yung view. Ginagawa mo!